Try natin ulit na patayin, no? So yan, namamatay yung ating makina. Ibig sabihin, okay yung ating wiring. Hello, what's up mga madam, mga sir? Magandang araw at welcome ulit dito sa ating channel. Sa video na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano po ba mag-wiring ng key switch. At ituturo ko na rin po sa inyo kung paano po ba pumili ng key switch, no? Kasi marami po talagang klase ng key switch ngayon. So pagdating naman sa paglalagay ng key switch natin mga sir, mga madam, is nasa inyo na po yan kung saan nyo po ilalagay. So pwede rin po lalagay dito sa upuan. Ayan. So ito po yung lagayan ng upuan, no? So pwede po yan dyan. And then pwede rin po dito sa ating mismong manibila. Ayan. So ganyan po. Pagka ganito pa po yung manibila nyo, i-stack pa po, pwede po siya dito. O pwede rin po dito. Pero mas maganda dito kasi meron po siyang gatla. Ayan, no? So dikitan nyo na lang ng tape o kahit anong meron kayo na pandikit dyan. So ganyan po yung magiging itsura niya pagka gusto nyo dito nyo ilalagay. At kung upgraded naman yung pole ninyo katulad po dito, so ayan, ito po yung stainless para po dito sa ating manibela, sa ating pole. Ayan, so kasya po dito yung key switch natin, swak po yan dito. So ganito po, ayan, swak po yan dyan. Ayan, oh. At pagdating naman sa pagpili ng key switch mga sir, mga madam, siguraduhin nyo na apat po yung wire niya, katulad po dito, ayan, apat po yung wire niya. Possible po kasi na nandito po yung kailangan natin sa apat na wire. Kasi yung iba, bumibili po sila dalawang wire lang o kaya tatlong wire. So malabo po na nandun po yung ating hinahanap. Para sigurado po tayo, kailangan apat po na wire yung ating pipiliin. So ayan, ito po yung forma niya. Pero kailangan lang po natin dito is dalawang wire lang po. So ngayon, gamitan po natin ng multi-tester para malalaman po natin kung alin po ba dito yung wire na kailangan natin. So try natin hanapin yun. So ayan, naka-off po yan mga madam at sir. Ayan, naka-off po yan. And then, gamitan natin ng multi-tester. Ayan, lalagay nyo lang po sa ohms, no? Sa dito sa, nasa inyo po yan kung saan po nyo inilagay. Dito sa times 1, times 10, okay? 1,000. Continuity po yung hahanapin natin. Para masigurado natin na working yung ating multi-tester, pagdikitin lang natin tong dalawang wire. Ayan. So ayan, gumagalaw po siya, no? Ayan, oh, gumagalaw po siya. So dito na naman tayo sa ating key switch. So lagi po nyong tatandaan mga madam at sir, pag naka-off po yan, dapat nagkadikit yung dalawa na yun. Try natin dito sa black. Ayan. Pagdating dito sa wire ng ating test probe mga madam at sir, kahit baliktaran po yan, walang problema. So ilagay natin dito sa black. Tapos hanapin natin dito sa tatlong ito kung saan po ba ang meron continuity o kaya close circuit. So try natin dito sa red. So wala po siya. Dito sa black, wala din. Dito sa green, wala din. Okay, ganun lang po ang process mga madam at sir. Ulit-ulitin nyo lang, ilipat nyo lang yung test probe ninyo. Kunwari, una nating test is dito sa black, and then wala po tayong nakuha na reading po dito, ilipat na po natin dito sa kahit alin po dyan sa tatlo na yan. So ilagay, ilipat natin dito sa red. So ito, hindi na natin gagamitin to. Wala na yan. Tapos, dito tayo sa dalawa maghahanap. Try natin dito sa black. Ayan. So, wala po siyang reading, no? Dito naman sa green. Wala din. Then, lipat na naman natin, no? Yung red na yan, wala na yan. Tapon na natin yan. Tapos, lipat natin dito kahit alin sa dalawa na yan. Lipat natin dito sa black. Ayan. So ayan, gumagalaw po siya, no? Kaya nakikita nyo, gumagalaw po siya. May continuity po siya, ibig sabihin, closed circuit po siya sa naka-off yung ating ignition key switch. Ayan. Naka-off po yan. And then, stay din nyo lang po mga madam at sir. Ayan, i-connect nyo lang. Kaya nakakonnect po yung dalawa na yan. Yung may
reading po, ayan oh, may reading po yung ating multi-tester oh. Ayan, nag-steady po siya. So, try nating susian mga madam at sir, na dapat pagka naka-on po yung ating susian, dapat mawawala po yan. Mawawala po yung reading na yan. Ibig sabihin, babalik po yan doon sa zero. Babagsak po yan. Kaya nakakunik po yan. Ayan. Then, susian natin. So, ayan, bumagsak po siya, no? Yan, meron, naka-off po siya. Pag naka-on, nawawala. So, ibig sabihin, ito po yung hinahanap natin. Itong dalawang wire na yan. Ayan, itong dalawa na to, kahit putulin nyo yan, ayan, walang problema. Nasa inyo yan kung ano gagawin nyo dyan. Basta ito lang ang kailangan natin, itong dalawa na to. So, pagdating naman sa connection, no, ng ating ignition coil, kunwari, ito po yung ating ignition coil dun sa ating scooter, no, na nakakabit. Tapos, ito yung dalawang wire. Ayan. Black at saka red. Sa pag-wiring naman dito mga madam at sir, kahit baliktaran yan, walang problema. So ito po yung dalawang wire na sinasabi ko mga madam at sir. So yan, konektado po yan papunta doon sa ating ignition coil. Kulay black at saka red. So ngayon tatanggalin ko itong pagkabalot dito para i-connect natin doon sa ating key switch kung gumagana po pa. So ito po yung dalawang wire mga madam at sir. Ayan, natanggal ko na sa pagkabalot. Then hindi ko na po tatanggalin sa pagkadugtong yan kasi ito itong wire na to is papunta po yan dun sa ating kill switch dito po. Ayan. Dito po yung papunta. Hindi ko na po tatanggalin yan para mas mabilis. So ayan, ito po yung wire na galing dun sa ating key switch. Ayan. So ayan, nakabit ko na po yung dalawang wire, no, galing dun sa ating key switch. So ngayon, tatry nating pandarin. So ayan, naka-on po yung ating key switch, no. Ayan. Naka-on po siya. Tapat po siya sa may bilog. Ayan, no. So ayan, naka-on po ang ating scooter mga madam at sir. So ngayon, try natin na i-off po, no. So ayan, namamatay po ang ating makina. Try natin ulit. Naka-on na yan. Ayan, nabuhay po ang ating makina. Ayan. Tapos, try natin ulit na patayin, no. So, yan, namamatay yung ating makina. Ibig sabihin, okay yung ating wiring. So, kung meron pa po kayong ganito, mga madam at sir, huwag nyo po i-condemn yan. Magamit nyo po yan. Ayan. Huwag nyo nang tatanggalin dito sa pagkakabit. Ganun lang po. Ganito lang po ang pagkakabit nyan. Ayan. Tapos, balutin nyo lang po yan. Tapos, kayo na po diskarte kung paano nyo po, saan nyo po ito ikakabit. Pwedeng dito, pwedeng dun sa inyong malapit sa inyong manibela. So, ganun lang po. Kayo na po ang diskarte. Magpapagapang ng wire dyan sa inyong scooter. Basta siguraduhin nyo lang po na hindi magkadikit tong dalawa na ito. Dapat nakabalot po yan. So, yan. Ganun lang po ang pag-wiring nyan mga madam at sir. Sana may natutunan kayo. At please subscribe at huwag kalimutang mag-like and then pa-share na rin. At i-comment nyo na rin yung mga gusto nyo i-comment. So ayan, maraming salamat sa panonood ng aking video. So ganun lang. Ride safe always.